yun, 10 million. Ah, oh, laki. Uh-huh. Pero nung going to the last two fights kami, at saka yung isang entry na ang may-ari ng mga manok kay Mayor Alcala, finance ni Anthony Lim, tumawag, yung kinausap na nung handler si Robby, ano na, usapan na, happy na, sino man manalo. Tinawagan ako ni Robby, kinausap ko. Sabi ko, intayin muna natin yun, kasi may lamang kami ng half a point. Eh. Wala pa kaming talo siya, may isang talo na. Eh. Gusto niya hatian na kahit anong resulta, manalo kami, natalo siya. 50% hati na. Manalo siya, natalo kami. Hati rin ako. Pumapayag ako sa ganun, pero sabi ko, may lamang pa kayong point kami. Tapusin muna natin yung susunod na laban natin, tsaka tayo mag-usap. Nanalo pareho yung susunod na laban namin. Kung nag-usap na kami, sabi ko, lamang kami, kailangan 60% yung sa amin. Hmm. Parang ayaw pumayag. Sabi ko, di, walang deal. Tuloy laban. So, tinawagan niya yung Mayor Alcala, pumayag. So, balik uli yung deal. So, yun nangyari. So, ang nakuha ko, 6 million. Hindi 10. 4 sa kanya. 4 sa kanya. Pero malaki pa rin. Kung siya naman nanalo, natalo yung amin, 4 naman siya. Kanya naman yun. Hindi, 50-50 naman yun. Ah, okay. Oh. Kasi may point. Lamang pa rin po kasi kayo, no? So, magiging 5. Eh, nangyari, nanalo yung amin, natalo yung kanya. Sir, may buhay na mas prefer mo? Cock derby or stag derby? Mas gusto ko stags. Bakit? Paano ang reason? Kasi as a breeder, maaga pa lang nasusubukan na yung mga patubo. Uh-huh. At saka sa cocks kasi, iba-ibang edad eh. 2-3 years. Pero kami, 2 years old. Happy na ako eh. Kesa sa mga 4 years old o 3 years old. Pag nag 3 years old sa amin yung cock, malamang yon 2 or 3 time or 4 time winner na. So, ibig sabihin na nalo ng stag yun, pwedeng dalawang beses, o nalaban ulit ng bull stag. Pero pagka gano'n, Sir B-Boy, ginagamit mo na sila as brood cock? Kasi crosses yung mga yan. Eh. Tama. Except po kung puro siya. No? Nilalaban namin puro yung white, yung sweater, yung McLean, nilalaban din namin ng puro. So, hindi gano'ng kadami. Or yung yellow leg hats. Mm-hmm. Ay, ibig sabihin, yellow leg hats, nilalaban nyo rin ng puro po? Oo, meron din. Basta kita namin may angat at maayos pumalo. Blended kasi yung yellow leg hats namin. Meron kami yung oak grove, may body man, may ray hoskins. So, nilalaro namin. Ano po yung pinaka-prefer nyo sa tatlo? Yung halos, ano? Halos pare-pareho. Kukuha ako ng calendar para may konting commercial break. Nandun lahat yung blood. Ayun, sige po. Okay, nabanggit mo, pinag-uusapan natin yung para madali rin, ito yung mga aming mga proven, 11 lahat. Ang advantage ko, yung mga breeders sa Amerika, naging mga kaibigan ko dahil inumpisan yung World Slasher sa Araneta, 1988 yata yun. Pinakiusapan ako. Inimbita ako ni George Nene Araneta na maging co-promoter. Because during those years, kilala ako as a promoter na pag nag-promote ako, pirming successful, madaming at nag-sumasali. So, ipinopromoto niya yon. So, inimbita ako. Pabor din naman sa akin dahil Sulu Hotel, hindi ganun kalayo sa Araneta Coliseum. At wala pang hotel sa Cabao noon. So, doon din tumira yung mga American Packers. So, bawat apat kaming co-promoters, bawat isa sa amin, kailangan mag-sponsor ng dalawang kano para walo agad. Para ma-promote na talagang international derby. So, doon tumira sa hotel ko. Pagdating ng gabi, galing sila kung saan, sino mga nag-sponsor sa kanila. Pag uwi nila sa hotel, iimbitahin ko sa cocktail lounge sa baba. May singer ako doon. Nag-iinuman kami, nag-chicken talk. So, naging close ako sa kanila. Minsan nga, entertain ko pa sila. Nag-imbita ako ng mga girls at ganun. Tuwa sila. So, pagka pupunta ako sa Amerika, nag-aagawan sila na iniimbita rin akong pumunta. Kapag umu-order ako ng manok, hindi ako niloloko kasi madami rin ang pagka hindi nagsinungaling.
Well, pwede ka nang lokohin. Oo nga. So, nakakuha ko, may access talaga ako. So, ito yung mga bloodlines namin. Puro subok lahat. Importante kasi cutting ability ng manok. Uh-huh. At subok yung bloodline na may history na matagal nang panalo. Nananalo sa Amerika at saka ginagamit dito. Kung nag-imbita rin kami ng American Cockers noon, pinipili namin ng mga sikat lang talaga. Apo. No? Para mag-iimbita ka na rin, mag-i-sponsor ka na, pipiliin mo na yung maayos. Mm-hmm. Sila naman gusto rin nila dahil madaming Filipino buyers. So, doon sila pinupuntahan. Dati, before that, puro Bacolod, nakakalamang. Mm-hmm. Very secretive sila. Pero nung dumating na yung mga Americans, dahil sa Araneta, dalawang derby sa isang taon eh. Opo. May or June, or January, May, or June. Usually, January and May. So, yung mga Luzon Cockers, nakiki-appointment sa kanila, pinupuntahan sa Sulu Hotel, umu-order na ng manok. Doon nagkaroon ng access ang Luzon. Madaming yung pala yun. Filipino Cockers, breeders, nagkaroon ng access sa mga kano. Mm-hmm. So, hindi na nagtagal, nag-level up yung Luzon. Luzon. Hindi na kailangan puro Bacolod na, hindi na kumalat na talaga. Mm-hmm. Marami. So, ayan. Ano po yung ano, yung masasabi niyo po sa mga viewers at fans ng ano, ng Firebird Games? Okay, pagka ang sugal, isa lang ang downside sa tingin ko dito sa pagmamanok at paglalaro. Sugal. Kontrolin lang yung sugal dahil wala namang umaman talaga sa sugal. Enjoy yung laban. Yung pagmanok ninyo at nananalo, pataas, ibig sabihin, sharp sila at may swerte. Pag tinamaan, huwag iinit ang ulo, ang tenga. At gustong bawiin yung natalo. Pababa, paurong. Pagka ganun ang sistema ninyo, patataas pag nananalo, at kung magaling ang pagkakapanalo, pwede tumaas ang pusta. Pero pag natalo, huwag iinit. Pababa, baka hindi na sharp, baka hindi na swerte. Pag ganun lang ang laro ninyo, hindi kayo masasaktan at mag-i-enjoy kayo. So, yun ang ma-advise ko dahil na-addict ako dyan nung araw kung saan yung sabong, nandun ako. Talagang wala rin uuwihan eh. Pag nanalo, balato, balato, balato. Pag natalo, wala nang lalapit sa'yo. Oo, diba? Hindi ka nakilala. Mahirap din. Kahit dalawa lang yung pinagpipilian, kailangan nasa lugar yung pagpupusta. Kung hindi kaya ng bulsa, huwag pilitin. Kasi sasamaan loob ng misis, may pamilya kayo. So, enjoy lang natin ito, pang-entertain at excitement at pampahaba ng buhay dahil may farm tayo, malibangan ang hangin, may libangan, tanggal ang stress. So yan, ako tatagal ako hanggang 100 edad. Yun ang pangako ko sa inyo. Ayun. So matagal-tagal pa natin mga kasama, Sir B-Boy. Maraming-maraming pa chicken talk. Yan. Sir B-Boy, maraming-maraming salamat sa munting chicken talk natin. Thank you. Yan. So hanggang dito na lang usapang kalamanok. Maraming-maraming salamat, Sir B-Boy. Thank you. Okay, bye-bye. Good luck sa inyo. Mga kasabong, please subscribe sa Usapang Kalamanok. Yun. Para enjoy tayong lahat, may matututunan tayo.